Hi guys, so nandito pa rin tayo sa vlog. Day number 33 yata or whatever. Nakalimutan ko na, hindi ko nabibilangin yan. Anyway, pinapaayos ko and formulate pa rin yung blacklist na promo. So by the way, ito nga pala yung bagong blacklist jersey. Make sure to check it out. Sobrang proud na proud kami dito. Not because of the design but because of the multiple sponsors na sumuporta sa amin. Like sobrang solid talaga nun. Tblis, Oppo, Petron, SBGA, Gcash, Anchor, and ito yung pangalan sa likod. Kita nyo naman, diba? Like, sobrang solid talaga. So, ito nga pala will be available sa Lazada this coming 3-3. So, pwede nyo siyang i-check out. Supportahan nyo na lang. Anyway, ngayong araw, anong agenda natin? So, nakalipas na yung mga multiple meetings ko. Time check tayo. It's actually 11:30 in the morning. Tama. And aalis kami for two oculars. Basically, may pupunta kaming dalawang bahay kung saan pwede siyang gamitin for future the gaming house. And sorry kung ma-spoil ko na kung ano itsura ng bahay, pero I just want to show the process. And basically, hindi lang for the gaming house. May isa pa kasi kaming reality show na ilalabas na about esports naman. So that's something that we want to be able to showcase. For the record, wala pong relation yan sa existing blacklist team. The reality show is gonna be a different reality show altogether na walang kinalaman sa MLBB team. So, watch out kasi pwede kayo maging parte nun at magiging exciting yon. So, pupunta kami ngayon sa Paranaque kung saan nandun yung mga bahay na pwede namin i-check out. And today, medyo nag-semi-formal ako. Formal pa baba, semi sa taas. Kasi ang init, guys. Sobrang init na ano. Na gusto ko sana mag-formal na dire-direcho. Kaya lang parang, alam mo yung okay, naka-semi-formal ka nga, pawis-pawis ka naman, so ang jahe din. So, nag-decide na lang ako mag-blacklist up na lang and so sana okay na yun. Yun lang, yung rent for this space is obviously going to be very expensive. Pero, tingnan na lang muna natin kung worth it kasi yung reality show naman na gusto namin gawin is very ambitious. It's going to be a reality show that's going to be for Southeast Asia, hindi lang Pilipinas. So, Southeast Asian media property na itong gagawin namin. So, super duper excited for this. And let's check out the two houses. Yun, let's go. Hi guys, so kasama pala namin. Sobrang ganda ng kotse niya. By the way, Lexus. Lupit. By the way, kamusta dyan? Okay naman. Happy to be here. Oh, so ngayon, siya yung isa sa mga... Ikaw ba nakahanap ng property din? Si Bri. Si Bri na kanin? Ah, Bri Cruz. Okay. Pero naliligaw pa kami, hindi pa namin alam kung saan dito eh. Dito daw eh, Modo. Isa siguro dito. So, siya nga pala yung biz director namin. Ah, paano, ano nga may title? Madami. Oh, ano yung main title? Basta siya yung nagmamanage yung business development namin. So, meaning, if you want any business type of partnerships na hindi parang purely yung services ng Tier 1, may it be, kunwari, may ino-offer kayo na parang business opportunity, si John na yung nag-filter out nun. So, marami mga type ng mga business opportunities na na-open up na niya for Tier 1. Actually, may lalabas this year na sobrang init na business partnership. Yung isa pa, for example, is siya rin na yung nag-close itong partnership with Adidas. Tapos meron kaming toy na ilalabas na collab with Tier 1. Meron kaming isang item pa na ilalabas with Tier 1. So if you have any businesses na gustong pumartner sa Tier 1, siya yung kausap niya dun, guys. John at tier.1. Yun. Okay, so nandito na tayo sa property. So this is the first property na check natin. Grabe, oh. May mini pool pa. Oh my God! Ang ganda! Grabe! Bedroom 1, let's go! Oh, grabe naman yung bedroom 1. So ito yung bedroom 1. Nakita natin may parang sala dito. Tapos... Ito yung master's bedroom eh. No? Okay. No, boss. Ito yung walk-in. Grabe naman! So again, welcome back to Pre-Sello, the channel. At nandito na po tayo para makikita nyo ang ano, ang walk-in closet. Uy, may bathtub! Oh, may bathtub. Ganda. Ganda ng master's bedroom. Wow, nilipat ako naman. Sorry, lipat ka. Gusto mo lumipat ang bahay? Oh, meron pa ano? May streaming room pa dito. May streaming room mo, di ba? Talaga naman, di ba? Talaga naman booming. Oo, oh, kaya pala yun. Magmahanda to. Netflix sila tayo. Meron siyang parang mini calls. Ayun o. Ganda
depending on your story. Depending on your story. Okay. Isang room na tulugan. Needs room. Okay. Tapos ito yung CR. Ilang room? Ito, room 1. Oh, ganda. Solid to. Okay na to. Maganda na. May isa pa naman tayo. Makikita nyo pa naman. Ang naisip ko dito yung mga tao, hindi mo natin pwede sabihin eh. Yung mga tao ang tikira dito. Dito. Tapos sama ba yung bisita natin malupit? Ma, may secret to. Oh. Buti, grabe naman ito. May secret there. Kasami? Siyama niya kasami? Okay na to. Dito na lang yung bakil. Bro! Grabe dito pagka medyo nakalanganin ka ng gising dito. Uy, konting taba ako ako. Uy, baka hindi na mga sulit. Okay ito ah. Ito, streaming room. Oo. Ito, sarado natin streaming room. Ito, sarado. Ito, ito. Asa nung makita nung owner yung construction dito? Ito lang naman eh. Madali lang pero lang. Pero maganda, okay na yung ceiling. Kita dito. Tapos, pwede mo yung silipin mula dito kung dito na sa loob streaming room. Mag-supporting ka lang. Oo, di ba? Oo, oh, madali lang to. Mura lang to. Okay, so maganda yung property. Sobrang perfect. The price range is 250,000 pesos. What? De, pero okay yan. I mean, overall naman, it's an investment for the media property na gagawin namin. So, open sa idea. Tingnan, ito yung first, may second pa titingnan, pero tingnan muna namin yung ultimate. Okay dito, pero actually maganda tong content area, no? Chill place ng mga talents. Content area, chill place ng mga talents. Meron kang overlooking view sa pool. Sa pool. I like it. Let's go. Sige. So gaya nga na sinabi ko, 250,000 pesos for this property. Like any decision that I make in the company, especially pag ganito kataas yung price point, we gotta talk internally about it first. Pero in general, pasok. Okay, so kung kanina, real estate broker tayo. Ngayon naman car broker tayo. Guys, ito nga pala ang Lexus. Ano ang model nito? RX450. Huwag niyo nang tanongin kung magkano. Tinawin naman, meron tayong sunroof dito. Meron tayong complete audio system. Meron tayong analog watch. Alam niyo na guys, pag analog yung watch ng kotse, mahal yun. Ganun lang yun kasimple. Tapos yun, grabe sobrang... Nako na yun! What? Grabe, ganun katahimik yung engine. Ah, kasi hybrid siya. Pag hybrid ba, ganito talaga katahimik? Katahimik din. Mamaya mag-on. Pagka low ba? Kamusta yung kamusta yung fuel consumption nito, sir? Sir, lang po. Ano ba? Matipid naman ba sa gas to? Okay naman po. Diesel ba o gas to? Gas siya. Pero, sa tingin mo nami-make up niya yung pagiging gas niya dahil hybrid siya? Kasi full tank niya tumatagal, sir, na 3 weeks. 3 weeks yung full tank? Okay. Ngayon, Manila, Cavite, Manila. Grabe, sobrang quiet ng engine, ah, grabe. Well, anyway guys, so kanina 250,000 pesos per month yung real estate space na napunta natin. Ito hindi na natin tatanungin kung magkano pa, pero check nyo na lang, pwede nyo naman i-Google. So anyway, pupunta na kami sa second house. Baka daanan ko rin sila kung posible, kasi baka wala sila doon, hindi ko sure, kasi minsan nasa Cavite sila. Pero pag pwede, daanan na rin lang natin. Pero dun sa same village nila kung ipupuntahan namin. So let's go. Okay guys, second property, here we go. So ito na yung shortlist. Marami nang na-check si Bri bago namin na check to na karating sa final two na to. Si Bri nga pala ang ating ultimate operation person. Tapos corner na tayo. Sarado na yan. Bakanting lote. Hindi, ang maganda kasi dito nasa dulong-dulo tayo eh. Tapos no? Yung harap mo, wala kang problema. Iba to! Payamansyon! Room 1. No? Super laki. Grabe. Iba yung property. Ang ganda ng pakiramdam. Ito talaga yung gaming mansion. From the gaming house to the gaming mansion. Ang lalaki ng rooms, grabe. Bala ko dito, man. Close to top. Close ako dito ng wall.
dito is tech room. Tapos ito na yung entrance ng mga backend. Well, oh. Sa labas na yun eh. Grabe naman. Tapos dito mga quarters na nila, tulugan. Ganda ng ano. Ano na lang spot na to. May ano pa sila dun. Ay, no, parang ano pa siya. Kaso? Concert grounds. May concert grounds kung gusto mong mag-set up ng concert. Nag-wired yung mga tao dito. Pang party yung setup niya, no? Mas naganda lang. Parang ganda rin ito. Iba rin ito. Actually, pag nakapwesto ko dun, mas may DJ booth ka dun. Okay. Let's go! Parang high ground ko rin. Oo, okay. Pwesto ko dun, no? Sa taas dun, no? Kung mas natakas, oh. Diba? Oo. Tapos ka na mag, ano ka doon, mag-boot ka doon, tapos gagawin ng ganito na. Ten, ten, ten. Kahit town hall boss na dito. Oo, town hall. Okay guys, lahat ng gusto mga makinig sa... Mancom! Sa town hall natin ngayon, mancom natin ngayon, pwede na kayong dumiretso sa pool. Tapos ano si tayo si boss? May parang ganda dito. Pero actually, production-wise, mas maganda dito. Kasi ang daming angles ng camera na pwedeng makuhaan. May ceiling. Yung kanina kasi medyo makunat eh, masikip eh. Like, ang hirap sa frames nun eh. Limited. Dito, pag naglagay ka ng mga cameras, ang daming pwedeng ano eh, yung PTC masasulit mo. Oh, pag dito may lagay sa gitna, ito, sakop na to. Diba, Marge? Mas maganda camera angles dito. Grabe, ang ganda din ito. Yung downside lang dito, gated village kasi. So baka masyadong strict. Malang terrace house na yung vibe niya. Sobrang ganda dito. Malaki. Grabe. Sobrang laki naman masyado ng property na to. Ilang square to? 700 data yung floor. 700 floor. Ang laki na dyan. Parang bahay mo. Sobrang kalaki mo. Oh, ito. Two rooms na lang for talents, 5-5 na lang. Kasi enough na one, then dito gaming rooms. Or kaya 3 rooms kasi may extra ako ano. Yung dito, for reality show, alam mo kung ano maganda dito, content house talaga. Talent acquisition. Oo. Oh. Makakuha tayo ng isang grupo pa ng YouTuber na sobrang lalaki na pwedeng tumira dito. So sa lahat ng mga YouTubers dyan, na gustong mag-content house, actually that's one of the things na gusto namin i-open up. Willing kaming mag-support ng isang grupo ng mga YouTubers na pwedeng gumawa ng content together. With this space, possibly. Or another space for that concept. Kasi parang ginawa na namin siya before with Payaman Sean, di ba? So ngayong tier 1 is growing, we want to be able to support more talents like Team Payaman. So kung may mga YouTuber dyan na interested na ma-sponsoran ng content house or maging under our management, ito yung isa sa mga support ang pwede namin ibigay. Kung interesado lang naman kayo. Yan. Parang diba example yung dati yung Payaman Sean. Kung paano sila nag-grow dun sa luma tapos ngayon bagong property. Malay mo, may isang grupo pala dyan na pwedeng mabuo. Ilagay dito. Ilagay dito. Baka si Ninong Ray. O baka kung sino man dyan, di ba? Gumawa tayo ng ultimate cooking mansion. Actually, man, pasok kayo nito ko ito. Ganda ng kitchen. Yung kitchen, pasok sa ano yun. Oo, oh, ayun ko. I mean, idea lang naman yun. For us, like, open ako sa kahit na ano. Pero at least may nakita na tayong property na parang pwede maging super content house. And isa kasi sa mga pinaka challenges talaga pag gumawa ng mga properties is homeowners, brokers, yung lahat ng mga parameters that are involved. And with this space, parang okay eh. Parang alam na nila, handa na sila, tanggap na nila na i-content yung lugar. So, yun rin lang yung gagawin namin sa space na to. And yun, kung meron kayo, kung fan kayo ng YouTuber or kung sino mang YouTuber na gustong magkaroon ng content house or nabanggit nila sa YouTube nila yung content house, pwede nyo na silang itag at sabihin at i-link tong video na to na yun niya, tier 1 is actually looking to support other big YouTubers na gustong magsama-sama. Avengers Assemble, let's go! Okay, so, okay na? Nakita natin property? Pasado. Pagdating sa reality show, masasabi ko medyo too much siya.
Kasi pag reality show, kasi usually nandun yung mga medyo bagong mga players in the space. Pero kasi ang lalaki ng kwarto masyado eh. Like, parang masyadong VIP ba? Kada kwarto. Pero kala ko lahat, ano eh. Bagong master bedroom lahat. Oo, parang ano lahat master bedroom. So, sabihin ko nga, mas maganda to sa project namin na parang payamansyon style. Sa ibang YouTuber group naman. So, kung yun yung plano natin, Bri, ang tanong, magkano to? 350,000 pesos per month. Per month. Woo! Tsaka bigan. Kung magsasama-sama yung mga YouTubers dito, baka mahanapan ng way na kaya ni ma-over to, no? Worth it naman. Maging worth it for all the YouTubers na susuportahan natin. Pwede, I mean, pwedeng mag-usapan na lang pag nahanap na yung mga YouTubers. So, kayo na bahala. Tag nyo yung mga favorite YouTubers nyo. Sa naghahanap na ng gusto mag-assemble. Let's talk about it. Let's go. Okay, so magde-debrief kami. Na-realize ko yung parinig na rin sa inyo para alam nyo. Ito, seryoso. Anong tingin nyo dun sa property? Sa akin, it's compared sa isa. Ang unang-unang goods dito, yung electricity, yung naka-entrada na, okay na yan eh. Kaya niyan i-load. Hindi na natin magkailangan mag-change ng electrical, ano? Malo-load na yan yung kailangan natin. Kung mag-inap na yan para sa atin. Pangalawa, pareho naman may OR, so goods yun. Ang lamang lang nito, spacious ko sobra. Kasi yung kausap ko yung ano nito, yung agent, is talagang sabi ko kailangan namin ng malaking space for content talaga. And alam naman nila, aware naman sila na content host yung mga yan. For vloggers, for talents, so, okay naman sila. Kasi importante rin talaga yung inya, yung hindi tayo kumbaga-bother dun sa restrictions ng place. Ikaw daw magandang sinabi mo kanina. Eh, ako in terms of, syempre kapag merong mga challenges, mga ganyan, syempre ilang tao yung gumagalaw. Kaya ito, sobrang spacious compared dun sa kabila na parang more on daming pader, daming, alam mo yun, lang mga space para restricted. Saan pwedeng gumawa ng mga challenges. And syempre, isa pang point dito is yung mga cameras, mas madaling kumuha ng mga magagandang angulo kasi open ang gaganda, ang lalapad ng mga ano. Susulit natin yung PTC. Ganun. Ilang PTC meron tayo? Lima. Ikaw dyan, tingin mo. Unang-una na mesmerize ako sa jersey ni Tryke. Ganda. Bili na kayo, guys. Pero naisip ko, parehong okay eh. Ito maluwag. Tapos yung kabila, mas mura din eh. Tahimik, oo. Siguro na lang nakikiusap kami dun sa mga nakakilala. Eh magulo talaga kami, tsaka maingay, pero respectful kami. So kung saan man kami mapunta. So pero I think ito maganda. Maluwag to. Mas prefer mo rin to. Maluwag. Pero naturally mas maganda talaga to kasi mas mahal. Pero it's just a matter of picking din talaga kung ano yung parang pinaka-perfect para sa atin. Feeling ko, ako personally, parang magkaiba siya ng requirements eh. Parang how I see it is, dun sa isang area, ang maganda dun, kung ang galaw natin, documentary type. Yung tipong may mga tao lang na ginagawa, kunyari for example, team. Ilagay mo yung team dun, nag-cover ng documentary, parang okay kasi hindi kailangan maraming movement, hindi kailangan malaki yung space. Ang maganda dun, pwede talaga siyang bootcamp. Tapos, pwede rin siyang mag-create ng streaming area. Pero kung usapang mga challenges, kung the gaming house talaga, ito talaga. Ito talagang ano to, i-kompleto, may maluwag na lugar. Yun nga lang, challenge lang is restriction. Kasi hindi ko nasasabihin kung ano tong address na to, pero yung address kasi na to, medyo strict to eh, yung village na to eh. Ano ba sabi about ito? Ang sinabi naman about dito, yung brower, as per brokers, hindi naman tayo mga problema sa ingay kasi yung mga katabing area na to, hindi naman sila nagre-reklamo before kasi yung tenant dyan is Chinese before. And kinausap ko yung kapitbahay na sa harap ng personal na wala yung broker. Maingay daw din talaga at walang nagre-reklamo ng kapitbahay or kaya pumupuntang word dyan. So, I think isa yun sa mga okay. Pangalawa, kung restriction, siguro kailangan lang talaga natin sumunod sa village.
Pero more on permits lang yan eh, which is kaya naman natin i-settle yun with it. Sa bagay, tsaka lahat naman ng gulo mangyayari sa loob naman ng within the house. Gulo in terms of like content, no? Yes. Well, ina kasi talaga yung ano ngayon eh, trend ngayon guys eh, like maganda talaga magkaroon ng platform for content creation na physical space na magkakasama lahat. Kasi alam naman natin, marami pa rin restrictions yung mundo. And most of the time, if you put content creators together, maraming magic na nangyayari. So, I guess in conclusion, whether this becomes the gaming house, a bootcamp, a vlogging content house, or kung ano man pa, yung importante kasi sa amin is at least as early as now, alam na namin ano yung options natin. Para kung ano yung nakalatag na options, kami na bahala mag-decide kung ano yung pwede namin gawin sa mga properties na yun. Obviously, hindi naman magiging available yung property ng matagal. So, we need to be able to plan it out as soon as possible by end of March. Para by April 1, makuha na namin yung property and then makagalaw na kami from there. Yun lang naman, and sana may natutunan kayo kung paano nagpapakira ng mga properties. At gaya nga na sinabi ko, iba naman yung galaw namin sa ibang mga kumpanya. So, sana naintindihan nyo rin na hindi lang to lahat gastos. May balik din to sa negosyo namin na hindi ko na-explain kung paano dahil baka gayahin nyo kami. Alright, goodbye.